The entrance of President Aquino, Secretary Rojas, and Congresswoman Leni Robredo into this hall in Club Filipino was met with enthusiastic applause and cheers during another Liberal Party gathering this morning. This time around, Congresswoman Robredo announced her decision to the party's offer to run as its vice presidential candidate. Buong puso, buong pananampalataya, at buong tapat ko pong tinatanggap ang hamon na tumakbo bilang pangalawang pangulo ni Secretary Mar Roxas. Ibinibigay ko po ang aking sarili ng buong buo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa inyong mga nakatsinelas na nasa labas, nasa ibaba, at nasa laylayan ng lipunan. Robredo admits her decision was greatly influenced by the memory and example of her late husband, former DILG Secretary Jesse Robredo, who died in a plane crash more than 3 years ago. She also thanked her family, especially her three daughters, Aika, Trisha, and Jillian, for eventually supporting her decision to run after initially opposing the idea. In front of more than 1,000 LP members and supporters, Robredo promised to do good, honest, and decent public service, qualities her husband was known for. Nabubuhay po kami sa alaala ng parating sinasabi ni Jesse, tiwala lang. May dahilan ang lahat na nangyayari. Dahil sa kahuli-hulihan ng lahat, ang mabuti ang parating mananaig. Ipinapangako ko din po na hindi ko kakalimutan na asawa ako ni Jesse at nasa balikat ko ang obligasyon na buhayin muli ang kanyang halimbawa ng pagiging isang tapat na lingkod bayan. Robredo believes that Mar Roxas is the best person to continue the Daang Matuwid program that was started by President Aquino. It was Roxas himself who announced that Robredo would be his running mate in 2016. He also assured Robredo of the full support of the party for her candidacy. Sa pag-una ng bayan, bago ang sarili. Si Leni Robredo, tiyak natin, swak na swak sa mga batayang prinsipyo at sagad to the bones ang paniniwala sa Daang Matuwid. For his part, President Aquino compared the circumstances of Robredo's candidacy to that of his late mother, former President Cory Aquino. Pareho silang biglang nawalan ng asawa. Pareho silang itinuring na may bahay lamang. Tapos tinawag para mamuno. With the entry of Congresswoman Leni Robredo into the vice presidential race, there are now four declared candidates for VP. Other VP aspirants welcome her decision, saying it would be better for the electorate to have more choices. According to LP President June Abaya, the Liberal Party is set to announce their entire senatorial lineup on Friday. Jay Ruiz, ABS-CBN News.